Hey guys, it's Roxy once again and welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna be sharing with you something about this product. So this is from Peculiar Eyewear. So I just don't know how to pronounce it correctly. But yeah, I got it from Peculiar Eyewear. So basically, this is an eyewear product. I'm gonna be sharing something about it. So if you guys are interested, please keep on watching. So for those who do not know, Peculiar Eyewear is a brand that specializes computer lens. So it is an eyewear brand here in the Philippines with certification for UV 400 and blue light blocking technology. So ito yung box niya guys. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng concept design niya. And as far as I know, this box is a recyclable box. So you can reuse it and yeah, sobrang eco-friendly lang niya. So, ito yung design niya, guys. Ang ganda lang kasi Pinoy na Pinoy yung dating niya. So, ang cute lang. Ang ganda. So, yung laman ng box niya ay ito. So, ito yung leather pouch. Yung lagay ng glasses. And, meron pa siyang wait. Ito yung panlinis. Wipes. Tapos, ito yung blue light tester na card. And meron pa siyang kasama na voucher. Yan, 150 pesos na voucher. So, buksan na natin yung laman nito. So, ito yung napili kong glasses. Ayan. Ano ata? Ano ba ito, ma'am? Ililink ko na lang siya sa baba. Kung di ko alam kung yellow to or brown yet. Basta, something like that. Brown, yellow. Tapos, kasama din dito sa pouch yung blue light torch. So, ito yun. Yung blue light torch. So, itry natin siya, guys. So, ganito lang siya. Kunin mo lang yung blue light card. Tapos, itapat mo siya dito. Then, ito yung light. Blue light. So, ganyan lang. Mag-insert ako ng clip dito para mas makita nyo. So, ayan. Hindi yata siya masyadong kita. So, kung makapansin nyo, guys, ayan siya. Ito yung may glasses. So, makikita nyo naman na hindi talaga siya nag-pass through dito yung blue light dito sa lens na to. So, itry natin siya ulit kasi gusto ko excited talaga ako i-try to. Tuwan-tuwa ako habang ginaganto ko siya. Try ulit natin. Yan. Ay, parang hindi pa rin kita. Basta mag-insert na lang ako guys ng clip. Para mas makita nyo. Ayan o. Ayan. Kung makikita nyo. Hindi kasi masyadong kita. Mag-insert na lang ako ng clip. Para mas makita nyo na hindi talaga siya nagpa-pass through dito sa lens. So guys, mag-try tayo ng iba. So, I have this another glasses. So, this is an anti-radiation glasses. So, itry natin siya. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, lumagpas siya yung blue light dito.
ilang, mag-insert ulit ako ng clip dito para mas makita nyo. So, hindi niya na-block yung blue light. Nag-pass through siya dito. So, I decided to share this guys sa inyo kasi unang-una na-amaze din talaga ako dun sa blue light, yung hindi siya nagpa-pass through dun sa lenses. So, pangalawang reason is to raise awareness na din kasi most of the people iniisip na hindi nila kailangan ng salamin kasi malinaw pa yung mata nila. So, some people talaga would think na ang mga nagsusuot lang ng glasses ay yung mga malalabo ang mata, which is mali. Kasi sa panahon ngayon guys, especially sa generation natin, the use of gadgets is now a necessity compared to the old days. Sa panahon ngayon, kahit mga bata may kanya-kanya ng phones and marami din yung napupuyat dyan dahil sa kakanood ng mga K-pop, ng mga K-dramas. Marami din yung napupuyat dahil sa pag-games. At nandyan din yung mga nag-work na talaga lagi silang nakaharap sa mga computers or PC or laptops. Basically, most of us talaga is exposed to prolonged use of gadgets. Yung blue light, nagagaling yan talaga dun sa mga gadgets natin, sa mga computer screens, phones, laptops, tablets, and any other digital devices. So, too much exposure to these gadgets can cause eye strain, dryness of the eyes, and marami pang iba like it can damage our retina. So, at this point, I just want to remind you guys that prevention is always better than cure. Do not take your eyes for granted. Love your eyes, protect your eyes, take care of your eyes. Habang malinaw pa yung mata nyo, alagaan yung mata nyo. Kasi ako, personally talaga, malabo yung mata ko. And yun yung isa sa mga pinagsisisihan ko in the past na hindi ko nagawa yung part ko para alagaan yung eyes ko. Kasi ako talaga dati, noong mga younger years ko, mahilig talaga akong magbasa. And lalo na kapag may ginagawa talaga ako, hindi ako tumatayo kapag hindi pa siya tapos. So that time, kahit lumulubog na yung araw, hindi talaga ako tumatayo para buhayin yung ilaw. As in, kahit madilim na, nagbabasa pa din ako. Ang reason ko naman noon dati is kita ko pa. So, kaya hindi talaga ako nagbubuhay ng ilaw. So, yun yung sabi ng mga matatanda sa akin dati na lalabo daw yung mata ko kapag ganun. So, yun. Nagsisi ako na hindi ako nakinig sa kanila. Kaya high school pa lang malabo na talaga yung mata ko and nag-start ako magsuot ng glasses nung 4th year high school na ako. So yun, bumibili ako ng mga gantong glasses kasi minsan nagko-contact lenses ako. And kapag sa labas, kailangan ko talaga magsuot ng glasses kasi para maiwasan yung alikabok na pumasok sa mata ko. And lalo na kapag mausok yung paligid. Ang sakit kasi sa mata kapag naka-contacts ka tapos mauusukan siya or mapasukan ng alikabok. So yun yung reason kung bakit kahit naka-contact lenses ako, minsan nagsasalamin pa rin ako. So, yun lang naman yung masashare ko, guys. Well, hindi naman lahat ng blue light is bad. But, our eyes kasi is not very good at blocking blue light. So, we really have to wear glasses para ma-protect yung eyes natin from the bad blue lights. Lalo na kapag alam mo sa sarili mo na lagi kang babad sa mga gadgets or lagi mong kaharap yung mga gadgets, you really have to wear glasses kahit na hindi pa malabo yung mata mo. So, yun guys. So, I think that concludes this video. I hope you guys learned a thing or two. And thank you so much for spending your time with me. I'll see you again on my next video. Bye!